Tara, buksan lang natin mga ka-rems. Open, let's open it up. Yan, madali lang yan. One ano lang yan, kahit sandaliri lang yan mga ka-rems. Ganun kagaling ang Tigo 8 Pro. Hello mga ka-rems! What's up? Welcome back to our channel. This is Dan Remo again and a blessed day to everyone. So right now mga ka-rems, this is the last part of my maintenance series. So for today, I'll be discussing the last two items that we need to check. The brake fluid and also our windshield washer fluid. Okay, saan ba siya ilalagay? Ano ba yung dapat natin gamitin? So tara, samahan niyo ako. Okay? Then next thing, we'll be checking is yung ating brake fluid. So paano ba siya i-check? Okay, so yung brake fluid naman natin mga ka-rem, so dito yan. So makikita nyo naman dito yung level niyan. So meron tayo rito, this is our max level. And then yung minimum level natin is nandun sa loob. Yan, dito. Yan. So parang medyo yellow siya, parang siya matika. Okay, should be between the level, of course, same din sa coolant, maximum and the minimum level. So far, ganito yung level ko. This is my max. So, okay pa yung level natin. So, the way to replace it, ganun rin. Twist this one counterclockwise. Okay, then just top up. So, kung hindi ka sure sa brake fluid na gagamitin for Tigo 8 Pro, I advise you to go to the nearest Cherry dealer. Punta naman tayo dito sa ating sa windshield washer fluid. So, etong symbol na to mga ka-rem, standard naman yan sa kahit anong sasakyan. So, that's for your windshield washer. So, the way to replace it is just open it, then top up tayo. Pwede kayong bumili ng inyong mga windshield washer fluid sa kahit saang store. Okay? So, which is effective na ginagamit nyo. Okay? So, actually, malaki-laki naman yung compartment na yan going down. So, you can fill that up. Okay, for me, siguro, ako kasi hindi ako bumibili ng windshield washer fluid, mga ka-rems. I'm doing my own mix for the windshield washer. This is the premix I'm doing for my windshield washer fluid. It's a combination of a car shampoo and also distilled water. Ito is nalagyan ko na ito mga ka-rems, kaya kulay green na yan. So, pinapakita ko lang. So basically, I'll be mixing car shampoo around 5 ml. Mga 5 ml mga ka-rems, it's equivalent to 1 teaspoon. So ganun lang kaunti mga ka-rems. The reason I'm using car shampoo, alam naman natin, this because these are designed really for our cars, diba? To clean our car. And I'm not using this washing liquid or anything kasi baka maging harmful yun sa ating mga car paint, okay? And to add din mga ka-rem, I know some people naglalagay sila ng coloring sa kanilang windshield washer fluid, okay? Pero ako, I don't recommend it kasi minsan yung mga coloring na in-spreading hindi matunaw, okay? Or hindi ma-dissolve within the fluid. Yung ating namang car shampoo are already colored. So the reason lang naman mga ka-rem kaya colored yan is in case na magkaroon ng leak sa ating coolant or sa ating windshield wiper fluid, we know kung saan galing yon. So that's only the reason for those colors. Okay mga ka-rems, lagyan ko lang yan lang. Oh, nahulog yan. Fill lang natin yan. Oh, okay na, puno na. Okay, so I think okay na yan. Okay, so we check everything under the hood. So, yun yung mga basic maintenance sa mga critical parts. Okay, some items, reminder lang mga ka-rem, since naka-open na yung hood, some items that we can check, di ba? As part of our normal maintenance as a car user. So, check natin yung attachment ng ating mga battery, kung mahigpit ba siya. So, this is your negative side of the battery. This is for the positive side. I think this is for the fuse box. Okay, so, yan. So, kung mag-check nyo rin, part ng checking natin, since marami ang ano natin, ang Tigo 8 Pro natin, there's a lot of electronics going on inside this car. So, we better check if meron ba mga corroded parts. So, check ko din yan, mga item na yan, mga ka-rems. And then, yung mga wiring, mga ka-rems, check ko rin inside, sinisilip ko. Kasi, syempre, kahit anong sasakyan naman, prone na pasukan ng daga, pwede ngat-ngatin. So, I'm also checking yung mga sensors kung naka-attach ba na maigi.
Okay, so yeah, marami kasing sensors yan eh, ano? Okay, so that's for your alternator. Yan, may mga sensors doon. Nakatouch ba yan? Kasi pwede kasi maging indicator yan pag yan is na-detach or na ano. Okay, that's part of a normal inspection kung meron bang mga wear. So kung may mga nakikita kayong mga punit or mga possible kagat ng daga, so better go to your nearest carry dealer to better check it. Okay, so everything's good naman. Everything is fine. So all good na mga ka-rems, okay? Okay mga ka-rems, that's all. Thank you for watching this video. Okay, and thanks for watching my maintenance series for Artigo 8 Pro. So, it's very important na alam natin itong mga basic items na to as a car owner. And para mas ma-enjoy natin yung ownership ng sasakyan ito. And para mas tumagal pa siya, di ba? And one important thing is to increase our road safety, okay? It's very important for us to check those items, okay? And if you found this video useful, mga ka-rems, don't forget to click that like and subscribe button. Until next time mga ka-rems, ingat po tayong lahat and God bless po.